Okay, mga boss, madam, and good afternoon. Meron tayong bisita dito. Trailblazer Duramax. Yan. So, mayroong frill siya. Kaya ang ginamit namin dito yung crossbar na ginagamit namin para sa roof rail ng Trailblazer. Meron kasing isang klase nito, yung gutterless. Ito yung roof rail. Yan, yan yung roof rail. So, ayan yung pag-a-install natin. Ayan, oh. Tapos with key set. Tapos ito yung kakabit naming tough load. Ayan. Ready na ni Une. So, Trailblazer na LTX. Yung 2.8. Ayan, 2.8. Marami na kami nilagyan ng ganito eh. Yung iba nagtataka kung paano namin nilalagay yung crossbar sa ganitong roof rail. So, ayan yung pag-a-install po namin. Mas matibay yan. Then, magbibideo ko mamaya yung second video natin ito. Pag kinabit na namin ni Uni yung sa steel type na all steel na tough load. Yan, dito namin sasalpak yan. So, ayan, plug and play yan. Wala kaming binutas dyan. Wala kaming dinrill. Tapos, with key set na yung ginamit namin. Ito. Tapos, heavy duty na yan, mga boss. And, heavy duty yan. Yan. Then, dito din sa kabila. So, plug and play yan, mga boss. Ayan. Plug and play. Stig na. So, nakita lang tayo ni Ma'am Sawan eh. Sa Facebook, sa doon sa may pinaka YouTube natin. Then, napanood niya yung mga video natin. Kaya, sa atin siya nagpa-install. Ayan. Noong nakaraan, na pumunta sana kami doon sa Camp Vicente Lim. Kasi, pulis siya. Hindi kami magtagpo ng schedule. Buti na lang ngayon. Nakadaan siya dito sa Araya. So, nailagay na namin yung crossbar. So, yan yung sample natin ng crossbar, mga boss. Oh. Alloy type. Yan, oh. Alloy type crossbar. Ito ba isa? So, tibay niyan. Yan. Tibay, mga boss. Heavy duty. So, maraming salamat. Ayan, sa next video tayo pag nagkabit kami ng tough load. So, ride safe. Thank you. God bless. Ingat. Ah, siya nga pala. Yung isang klase nga pala na ito, yung binanggit ko kanina, yung walang roof rail. Gutterless yung nilalagay namin. Tapos, meron naman yung iba. Universal na roof rail yung nilalagay namin. Yung pang Fortuner, saka pang Innova. So, pwede din yun. So, depende na lang talaga sa mga customer kung ano yung gusto nila. Yung iba naman, ganitong roof rail, yung OEM. Yan, pwede rin yan. Pero yung iba kasi, mas gusto nila yung nakaangat. Kasi dito sa ganitong roof rail nga pala, pag hindi maganda yung pag-a-install, medyo aangat sa gilid-gilid. Hindi katulad nung heavy duty, talagang maganda pag-aalapat nun. Pero universal yun. Yan. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo. Okay din yung ganitong roof rail, kung maganda yung pag-a-install. Kasi meron kaming inayos na ganito dati, pina-install sa ibang shop. Sobrang angat-angat, tapos yung mga gilid niya hindi masyadong naisalpak na mabuti, tapos hindi nilagyan ng maayos ng sealant, kaya ngayon yung ilalim ang kinalawang. Sabi ni boss wag na daw videoan kasi kakilala niya yata yung gumawa, so nahihiya din siya. Yan. So nung naayos namin, sa akin na lagi kumukuha yung customer, tiwala na sa atin. So thank you and okay yung itsura niya. Ride safe, ingat, God bless.